Guys, kung napanood nyo yung previous videos natin, nalaman na natin yung background about Axie Infinity, nakalculate na rin natin yung kaya nating invest and risk. Nagkaroon din tayo ng mga tips about dun sa mga pwede nating gamitin ng mga sites para mapag-aralan natin kung ano yung Axies na mabibili natin. Pinakita rin natin paano bumili sa marketplace. Kaya ngayon naman, ang pag-uusapan natin, paano na ba i-install yung mga application sa mga devices na available sa desktop, computer, or dun sa cellphone natin. Kapag na-install na natin yun, quick walkthrough lang dun sa may application kung ano yung mga kailangan natin gawin dun para ma-sync natin yung Axie natin papunta sa application and then makapaglaro na tayo. Okay? So let's start! So guys, yung unang gagawin natin dito is after natin ma-verify yung email natin dun sa Axie, meron din tayong mare-receive na email about sa kung saan natin madadownload yung application. Gamitin na lang natin tong email na receive natin para mas official. Siyempre, ensure natin na yung email is coming from hello@axieinfinity.com. Make sure na walang maling spelling dyan para hindi tayo mabiktima ng mga hackers. So, click lang natin. And then, makikita natin yung website ng Axie Infinity. Tapos, secured naman yung connection. And yung logo niya dito is Axie Infinity din. Another thing na ginawa kong testing is kinilig ko yung buy Axies and then na direct naman tayo dun sa tamang website ng marketplace. Nakita nyo nga dito na naka-login din na yung account ko dito. After clicking yung website ng Axie Infinity, so as easy as clicking yung play now, mag-start na mag-download yung website na to for the version of application na fit dito sa device na gamit natin. So in this case, desktop naman yung gamit natin. So yun na yung dinownload niya. So punta lang tayo dun sa folder. O kanina tinest ko na rin to para sure. Pwede naman natin siya i-extract. And then after that, open lang natin. And then install na natin yung application. So yung bilis ng pag-install, depende naman yan sa PC nyo. After ma-install, didiretso na siya dito. And then nakalogin na rin dito yung account. Yun na, magpi-play na tayo ng game. So upon playing, meron na dito yung mga Axies ko. Pero kung first time nyo lang na makabili nung Axies, pupunta lang kayo dito sa Axies and then i-click nyo lang tong sync para lumabas yung mga Axies natin dito sa area na to. So yun, makikita na natin yung mga Axies dito. And then yung next thing to do, punta lang tayo dun sa Teams. Tapos i-create natin yung position ng mga Axies natin. So for example, i-remove muna natin to and then gawa tayo ng bago. And then piliin natin yung position ng Axies natin. Usually plant yung nasa harapan kasi ito yung tank natin. And then pangalawa naman is yung preference ng kapatid ko is aqua, yung nilalagay niya dito. And then for the last part is yung beast naman. Gusto niya nasa likod yon. So, ito yung support, ito yung utility. Tapos, pwede mo siyang bigyan ng pangalan kung ano yung gusto nyo na makita. And then, save lang. So, yun. Ito na yung team nyo. So, dito, makikita nyo yung inventory. Kung mapapansin nyo, after 3 days, naka-earn na tayo ng 603 na SLP. So, ibig sabihin, medyo na maximize natin around 200 per day. Yun, sana magtuloy-tuloy. Tapos dito naman, pwede natin laruin yung adventure. So far, ito yung mga natapos pa lang nung kapatid ko. Dito naman, kapag mag-start tayo ng game, so pipiliin lang natin yung stage na gusto nating laruin. Or yung, ano bang tawag dito, level. And then, start lang natin siya. Tapos makakapaglaro na tayo. Dito naman, kung gusto natin na baguhin yung positions ng Axies natin, pwede natin siyang gawin dito. Tapos dito sa part na to, yun, makikita lang natin yung status kung ilang stars na yung na-complete natin for a certain level or stage. And then kung ano yung mga pwede nating makuha na rewards or items, tapos kung ano yung mga makakalaban natin dun sa stage na yun. Itong part naman na to, makikita natin kung ilan na yung na-complete natin. So for today, na-complete na nung kapatid ko yung SLP 100 over 100. So yun, medyo malayo-layo pa guys. So based dun sa mga nakita rin namin, every stage din na matatapos or let's say section, meron yata mga rewards din yan. Okay, balik tayo dito. So dito naman sa taas, makikita natin kung ilang energy pa yung available. So kailangan natin yung energy. So dito sa
adventure na to, kapag nananalo tayo and may energy tayo na gamit, pwede tayo makakuha ng SLP and experience. Sa arena naman, kapag naglaro tayo dito and may energy tayo, so may makukuha tayo ng SLP. Kapag wala, ang makukuha natin dito is mga trophies. So yun nga yung kapag nananalo ka sa mga games, pwede kang makasama doon sa leaderboard. And kapag ka nasa leaderboard ka naman, pwede kang... And so makikita nyo guys, wala naman kami sa... Wala kami sa top, so mukhang kailangan galingan ng scholar natin guys. And then makikita natin dito yung reward. So sabi nga dun sa isang video ko, unang-unang video, kapag top 1 ka, makakuha ka ng 500,000 na MAXS, and kada 1,000 na MAXS, yun yung 1 AXS. And then yung kada 1 AXS converted, pwede mo yun i-convert to 2,000 pesos. So isipin nyo na lang gano'ng kalaki yung pwedeng kitain dito. So kung 2,000 yung per AXS, so kaya mong kumita ng 1 million. Pero yun, nag-check ako ng mga players dun sa leaderboard, magagaling talaga yung mga nandun eh. So even kapag i-check ko yung mga cards nila and abilities dun sa Axie that zone, naita ko sobrang mahal talaga ng mga Axie nila, parang 100,000 kada isa. And another thing na magandang pag-usapan dito is yung quest. Kapag na-meet natin yung lahat ng mga expectations, pwede tayo makakuha ng 50 SLP. So ngayon, nasa 10 pesos yata yung SLP. So may instant 500 pesos. Kapag ito, as easy as clicking lang for daily check-in. And then ito naman is tapusin mo yung mga adventure games mo. At least 10. Or yun yung pinaka-requirement. And then yung sa arena naman is manalo ka ng 5. I think kahit wala ka yatang SLP, kasi kanina nilaro nung kapatid ko nang walang SLP, na-complete niya yung matches na 5, pero yun, nag-count pa rin siya dito. Meron din siya mga future na quest, weekly quest, and special event in the future. So ngayon, hindi pa naman siya enable. Itong mga to, battle log. So wala naman ako nakikita dito guys. Tapos dito, pwede tayo mag-add ng friends. And then dito naman yung mga settings lang natin dun sa game experience natin. Alright, so I think that's it for the desktop. And then mamaya punta naman tayo dun sa paano mag-install sa cellphone. So guys, nakalimutan ko rin i-add na every 6 hours nakakuha tayo ng 5 energy. So total of 20 energy in 24 hours. So yun yung hinihintay lagi para magamit dun sa mga games. And yung number ng energy na pwede natin makuha per day is depende kung gano'ng karami yung mga axes mo. So far sa atin, 3 lang naman. So 20 energy lang yung pwede natin makuha. So sabi rin pala dito guys, kapag may 1 energy ka, pwede ka maka-earn ng experience sa adventure. Ito yung pagpapalevel up para makalayo ka dun sa map. And then pwede ka naman makakuha ng rewards sa arena. Pero nakita din namin na kahit wala kang energy, pwede ka makakuha ng SLP dun sa adventure and makomplete mo yung 100 na daily target. So guys, nandito naman tayo sa cellphone natin. So try lang natin na i-download yung para sa cellphone natin. So dito lang ako nag-download sa axieinfinity.com. And then pumunta lang ako dun sa site. Make sure lang natin na tama yung site na pupuntaan natin para hindi tayo ma-hack. Ayun, after clicking yung address na yon, mapupunta tayo dito sa app na to. And then hintayin lang natin. So depende siya sa speed ng internet, syempre. Tapos same with desktop, as easy as going to this option and then selecting play now. So ida-download niya na yung APK na file. So yun nga yung application for Android. So hintayin lang natin siya. And then open natin siya guys and install lang natin. After natin siya na ma-install, open lang natin. And kapag na-open na natin siya, manghihingi siya ngayon ng QR code or pwedeng i-scan mo yung nasa PC. Pero sabi nila, ang mas recommended is gamitin natin yung QR code mismo galing doon sa Axie Infinity na marketplace account natin. And then, piliin lang natin yun sa photos natin. Tapos, i-load natin. So, this one, i-select ko lang siya. Tapos, i-install na natin siya. Tapos, yun na. Hindi pala install guys. So, import natin or select natin yung image na yun. That's it. So, andito na yung mga axes natin.
So pwede rin natin gawin yung sinabi ko nga kanina, kung wala yung axi mo doon, kung blanco lang yon. So make sure na isync mo siya dito para lumabas siya doon sa application na yon. And yun lang din naman yung pag-install doon, guys. Pero kung gusto nyong malaman kung saan din kinuha yung file na yon, so punta lang tayo sa Axie Infinity na marketplace. This. And then, ilagin lang natin yung email natin and yung password natin. Tapos punta tayo sa options. And then, show QR code. And yung QR code na to, ito na yung gagamitin natin for the application. So guys, yun lang naman yung mga ways para ma-install natin yung Android application sa mobile devices natin and yung desktop application sa computer natin. I hope nakatulong tong video na to, and kung may mga kakilala ka na kailangan ng ganitong tutorial, please feel free to share yung video natin. Hanggang sa susunod na video, thank you and stay safe. Bye!